Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat, mga kapatid. Saksak muna natin ba? Malubat. So ngayon, ang ating pong pinaka-topic ay para pigilan ang panatisismo. Ayan, August 16, ayan, pinukaw ng Banal na Espiritu. Dito po sa ating pag-aaral ay welcome po tayo sa Discipleship Ministry. Tatanggap tayo ng kapangyarihan. Ito po yung ating aklat. Ano, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo, aming dalangin o Diyos, ang aming pag-aaral dito sa Gawa 20. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa inyo, maintindihan nawa namin ito at ma-apply sa aming buhay ang mga important lessons. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po dito sa Gawa 20, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong katawan. Sa kanila iniligay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili ng niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko, pag alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo, sabi diyan, ang mga mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at lilito mula sa inyo na ring mga kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanya. Yan, Gawa 20:28-30. So sabi po dito, tayo mga mananampalataya, mga elders o mga church members na nakakaalam ng katotohanan ay bantayan natin ang kawan. So bantayan natin ang mga kapatid sa church, na, lalo na yung mga bagong hikayat. So kaya ngayon, meron tayong discipleship camp diyan po sa Gabaldon, sa Echo Park. Yan, yung lahat po ng mga nabautismuhan ay pupunta po tayo dito sa ating camping, yan, para ma-disciple, maturuan sila. At meron din tayong Bible quiz ang mga kabataan, di pa natin alam yung schedule. Nang sa ganun, mga kapatid, tumibay ang ating pananampalataya. Bakit? Katulad dito kay Apostol Pablo, sa mga disciples nito noong una, ay mga kapatid, marami ang mga kawan. Ibig sabihin, marami ang mga lobo, mababangis na lobo, ang darating upang hikayatin ang mga kapatid sa maling paniniwala. So yan, dito sa atin, sa Nueva Ecija, gumagala yung David yan. At saka yung mga nagre-reform kuno sa pagkain, ano? Maganda ang vegetarian. Pero kung yun ay magiging paraan ng kaligtasan mo, at hindi, yun yung magiging paraan para ikaw ay tanggapin ni Jesus sa ikalawang pagdating, malina, di ba? At kung ikaw ay kumakain ng karne at sasabihin nila na hindi ka sasalubong sa pagdating ng Panginoon, eh malina yun. Maganda ang aral ng vegetarian, mga kapatid, kasi yun ay patungkol sa health. Yan. Pero ulitin natin, kung ito ay nagiging dahilan para sabihin na yun ay paraan ng kaligtasan, mali na, di ba? Eh yung David dyan naman, yun nga, yung lagi natin binabanggit, yung bato sa Daniel 2, di ba, na tumama doon sa ribulto sa paa. Eh sila daw yun, tapos yung mountain daw, Seventh-day Adventist. Eh maling aral po yun. Maling aral po yun, mga kapatid. Yun ay taliwas sa banal na kasulatan sapagkat ang bundok ay kumakatawan sa langit at ang bato ay walang iba kundi si Jesus Christ. Natatapos ng history ng mga kaharian na yun na nabanggit. Di ba? Alam naman natin yung mga kaharian na yun. So sabi pa dito, ang sabi po sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, para pigilan ang panatisismo ay makikita muli sa ating mismong kalagitnaan. Darating ang mga pandaraya, sabi diyan. Sabi dito, at ang karakter na iyon na kung maaari ay kanilang ililigaw ang mga pinili. Yan. Ang sabi po dito, para pigilan itong mga panatisismo, no? Hey, kakaiba na to, hindi na to pamahiit, kundi mga nandadaya na sa doktrina. Oh. At parang mabait sila, parang maganda yung kanilang karakter. Yun pala ay pangit ng ugali. Bakit? Kapag nasukol mo yan, magagalit yan, mapipikon yan, aalis yan. Meron ako niya na nakausap sa Cavite, David yan. Noong nasukol,
Abay, nag-iba ang itsura. Nag-iba ang ugali. Hindi na naging mabait. Sabi niya, ay, ako na ko ba, mag-aaralan tayo dito. Bakit? Kaya niyo po ba ang tanungin kayo? Pinagtatanong na siya at hindi siya makasagot, nagali. Hindi maganda, mga kapatid. So, pandaraya yun sa doktrina, no? Mandaraya. Kung ang mga maliwanag na mga kasulatang at mga walang katotohanang salita ay maliwanag sa mga pahayag na ito, sabi dito, ang mga salita mula sa mga labi ng dakilang guro ay hindi kakailanganin. Ang mga babalang ito ay ibinigay dahil sa napakarami at magkakaibang mga panganib na babangon. Kaya ito, mga kapatid, ano, yung pong babala dito sa Gawa 20 at inulit ito ngayon dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, babala ito para sa atin na sa loob mismo ng ating church, maaaring lumabas o maaaring pumasok ang mga ganid na loob. Kaya babantayan natin ang ating kawan. Ibig sabihin, kung ikaw ay namumuno sa church, kung ikaw ay nasa church, mga kapatid, alamin mo ang buong doktrina ng banal na kasulatan. At ito nga ay ihinanay na Seventh-day Adventist, yan, 28 fundamental beliefs. Kapag kasablay yung aral niya dyan, yan ay hindi po sa ating Panginoong Diyos. So, tatandaan ko natin yan. At kung hindi talaga mapipigilan, paalisin, mga kapatid. Kung gusto niyo kausapin, kung gusto nila sa pag-usap ng private o makipag-debate, edi go. Gusto nila yun. Pero kung ayaw nila papigil, eh, talagang kailangan ng paalisin, di ba? So sila'y maninira lamang ng pagsamba at saka yung mga tao ay maliligaw lamang sa aral. Kasi pala ay tamang aral yun dahil sa church mismo nagsasalita eh, di ba? Yung pala ay mali. So ang dahilan kung bakit aking inilalabas ang mga hudyat ng panganib ay upang sa pamamagitan ng pagbibigay ng liwanag ng Espiritu ng Diyos ay aking makita ang hindi nakikita ng aking mga kapatid. Maaring hindi positibong pangangailangan para sa akin na linawin ang lahat ng mga kakaibang mga bahagi ng pandaraya na kailangan nating bantayan. So marami mga doktrina, no, na dapat nating bantayan. So marami, katulad nga yung Indabidyan, yung pong reform, na kailangan para maligtas ka, huwag kang magluto sa araw ng Sabat, huwag kang maligo sa araw ng Sabat. Yan yun, mga ganyan din, mga kapatid. Eh, ang problema ng mga reform na ito, na checkmate eh. Dun sa Exodus kasi, kahanay nung huwag kang magluto, huwag kang maligo sa araw ng Sabat, kahanay din noon, binanggit din sa talata na yun, yung huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kang lalabas sa kinaroroonan mo sa araw ng Sabat. Eh bakit sila? Pumupunta sila sa church natin. O, kung talagang sinusunod nila yun, yung huwag kang magluto, huwag kang maligo. Ang nakalagay naman doon sa sumunod na talata, huwag kang aalis sa iyong kinaroroonan. Eh pumunta sila sa church natin, hindi lumabag sila sa panghihiling ng araw ng Sabat, di ba? Hindi nga sila nagluto, hindi nga sila naligo. Lumabas naman sila, di ba? O eh, sablay pa rin. So marami tayong dapat nabantayan ng mga aral na mali. Katulad niyan, yung umpong tunity, no? Yung tunity. Yung umpong ang banal na espiritu ay hindi Diyos, kundi isang persona. Kailangan natin talagang bantayan ang kawan, mga kapatid, sa mga ganun, mga tagapagturo na balikwas ang turo, mga kapatid. Ano? Pero siyempre, pinahalagahan niya din si Jesus. Pinahalagahan din nila si Jesus at ang Ama. Kaya lang ang banal na espiritu sa kanya ay hindi na Diyos, kundi power lang. Di ba? Ibig sabihin, tunity yun. Ama at anak lang. So, maling doktrina pa rin yun sa banal na kasulatan. Dahil may mga ipinapahayag sa Biblia, maraming ipinapahayag sa Biblia na ang banal na espiritu hindi power, kundi persona siya. Hmm? Siya ay isang persona. At kung siya isang persona, binanggit din sa Biblia na siya ay kapantay ng Ama at ng Anak. So same attributes sila, mga kapatid ko. So hindi yan mababali kailanman. Hindi yan mababali. So yan yung mga doktrina na dapat natin mga bantayan. At yung mga, meron pang doktrina, yung yun nga, pwede nang kumain ng karumaldumal na hayop. Meron ganyan eh. Eh kasi mga Adventista na nakikinig pa kay Soriano. Eh mga wala namang alam sa... Hindi pa naman nila kamisado yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Nakikinig naman na doon na kay Soriano. Oh. Eh, si Soriano, mapanlin lang na tagapangaral yun eh. Oh.
taga manilinlang ka doon eh, pagka hindi ka marunong. Mukhang magaling eh, pero hindi magaling. Yung kanyang context ng mga talata na ginagamit, sablay mga kapatid, sablay. Kapag pinag-aralan mo talagang mabuti, sablay siya. So nilirime niya lang doon sa kanyang salita. Pero out of context siya sa Biblia. So mali, mga kapatid ko, no? So katulad niyan, kay Pedro, yung Acts 10, no? Yun yung isa sa mga basehan niya. Yun pala sa 28, ang pagkakaintindi ni Pedro, tao yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. So, kita mo na, magkaiba sila ni Soriano at saka ni Pedro. So yan yung mga kailangan bantayan natin. So dito hindi na inisa-isa ni Mrs. White, pero kinakailangan natin bantayan. So ano, para malaman natin yung maling doktrina, kinakailangan alam natin ang tamang doktrina sa Biblia. So ganyan lang naman yun eh. O, hindi mo na kailangan bantayan pa lahat. O, yun yung mga na-encounter nating mali. Kailangan mo lang alamin ang ating mga doktrina sa Biblia, yung tamang approach, yung tamang turo, mga kapatid, para alam natin yung peking aral. Yun, ganyan lang naman yun eh. Kaya sa mga kabataan, ganyan yan. Sana, sapat na sa akin ang sabihin sa inyo, magbantay kayo at bilang mga tapat na tagapagbantay, ingatan ang kawan ng Diyos sa pagtanggap ng lahat ng mga nag-aangkin ng pakikipag-ugnayan sa kanila mula sa Panginoon. Yan po mga kapatid, ano? Babantayan ang kawan ng ating Panginoong Diyos. Tayong mga tapat sa Panginoong Diyos, kailangan tayong magbantay. So kung hindi natin sila kayang kausapin, o kayang, hempre, may mga sinasabi sila sa writings na parang napakahirap unawain. Ibig sabihin, sa kakayahan natin, hindi natin sila kayang kausapin, eh tawagin natin yung elder o kaya yung pastor. So i-report natin po kaagad para yun ay makausap o kaya mapaalis, di ba? Kasi manggugulo lang yun eh. Hindi siya appropriate, mga kapatid. Manggugulo siya. So kailangan natin bantayan ang kawan, no? Sabi po diyan, bantayan ang kawan. Tayo mga tapat sa ating Panginoong Diyos. So sabi dito, o di ba yung lobo, ano ginagawa? Kung hindi mo kayang labanan, talagang itaboy mo, palayasin mo. Hindi mo kayang labanan eh. E lobo yun eh, di ba? O eh palayasin mo. Wala namang ibang gagawin niya kundi manggulo, di ba? Manghasik ng maling aral. Yan yun. At aakayin ka pa niya sa pagrebelde. So sabi dito, kung gagawa tayo para lumika ng masayang pakiramdam, makukuha natin ang lahat ng gusto natin at higit pa sa posible nating malaman kung paano mga pangsiwaan, kalmado at maliwanag na ipangaral ang salita. Hindi natin dapat ituring na ating gawain ang lumika ng kasiyahan. So anong ibig sabihin mga kapatid? So dito, aking nauunawaan dito, so katulad sa sinabi sa 1 Peter 3:15, o kung ating pabahagian o kakausapin ito mga lobo na ito, kailangan din naman na may pagmamahal. Dahil sila ay dati rin naman nating kapananampalataya. Sila rin naman ay anak ng Panginoon na tinubos. So, ibig sabihin, ang pakikipag-usap naman natin ay magalang din naman, maayos din naman, at talagang yung puso natin, gusto natin silang iwin sa kawan. Di ba? Hanggat maaari. Hindi naman yung parang itinataboy mo sila na parang masamang tao sila. Eh, actually, mas mahigpit pa nga sila sa atin sa pagsunod sa writings at saka sa banal na kasulatan, naging extreme lang. So sila ay ating mga kapatid pa rin. So kinakailangan may paggalang pa rin, may pag-ibig pa rin. Kasi tayo ay nasa totoo eh, tayo ay nasa tama eh. Di ba? Alam nga naman, ikaw yung parang monster doon na pinapaalis mo sila, ikaw yung kontrabida. So hindi naman dapat ganun mga kapatid, no? So kinakailangan na tayo ay maging mahinahon, maging maayos yung pakikipag-usap natin, at makita pa rin yung karakter ng Panginoon. So meron kasi na kaya nasisira lalo, nasisira yung Adventist sa mga nag-aaral na yan eh. Lalo sila nagre-rebelde kasi may mga Adventist naman talaga na pangit yung kanilang approach, yung kanilang karakter. Na, o sige, mag-sigurus kayo, parang kaaway naman yung mga yun. Hindi kaaway yung mga kapatid. Mga kapatiran pa rin naman sila. Ako tinuturo ko pa rin silang kapatiran na naging extreme lang, na kailangan lang din talagang paliwanagan. O yun po mga kapatid. Pero kung napaliwanagan na sila at tayo pa rin nila, eh, kausapin na lang natin na umalis na lang. Di ba?
eh magugulo lang, hindi naman nakikinig eh, di ba? So ganun po. Pero kung parang bubulyawan mo, parang gusto mo, kung may granada ka, gusto mo hagisan nalang ng granada para umalis, eh wag naman ganun mga kapatid. Kailangan kalmado lang na ipaliwanag ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Bakit? Eh, salitayan ng Diyos eh. Di ba? Salitayan ng ating Panginoon. Kung sino man ang may pinakamabait, tayo dapat yun. Kasi nakakaalam tayo ng katotohanan. Hindi yung parang monster tayo sa harapan nila. Di ba? So sabi dito, ang banal na espiritu ng Diyos lamang ang makalilika ng malusog na kasigasigan. Hayaang gumawa ang Diyos at hayaang lumakad na marahan ang mga tao sa harapan niya. Nagbabantay, naghihintay, nananalangin, tumitingin kay Jesus sa bawat sandali. Ginagabayan at pinangunahan ng mahalagang espiritu na siyang liwanag at buhay. O selected messages. So yung nakakarating naman sa akin dito mga kapatid sa ating devotional, sa buhay natin ito, sa paglilingkod, hindi laging masaya, di ba? Merong boring, merong palungkot, merong parang nandulupay-pay ka, pero sabi dito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tayo ay magiging masigla, tayo ay magiging masaya, tayo ay mamomotivate na gumawa lalo sa gawain ng Panginoon at bantayan ng kawan. Di ba nga yung nagbabantay sa kawan, talagang nakakaidlip, talagang nakakatulog. So tayo din naman nanampalataya. Ganun ang na ating nararanasan. Minsan ay talagang nalulupay-pay tayo. Nawawalan tayo ng gana. Pero ang Panginoon ang ating pong kasigasigan. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kaaliwan, ng kakayahan para magtamasa ng liwanag. Magtamasa ng kasiglahan ng galing sa ating pong Panginoong Diyos. No? Kaya dito mga kapatid, sabi po dito sa Galacia, Gawa 20, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong katawan. So anong ibig sabihin mga kapatid? Talagang palakasin muna natin yung sarili natin na huwag tayo magkakasakit spiritually. Di ba? Para mapangalagaan mo ang mga kapatiran sa spiritual na pamumuhay. Ikaw mismo na nagbabantay, ikaw mismo na inatasang magbantay, kailangan palakasin mo ang spiritual mong kalagayan. Hindi naman ikaw yung nanlulupay-pay. Paano mo? Sige nga, paano mo babantayan ng mga kapatid sa lobo? O, ikaw, kung literal lobo yun, kung ikaw ay may sakit, paano mo itatabo yung lobo? Wala kang sakit, wala kang ano eh. Wala kang mabuting kalusugan eh, di ba? So kailangan spiritually mature, spiritually talagang buong-buo, talagang nasa Panginoon tayo. Sabi dito sa kanila, inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. So, ibig sabihin, pahalagaan natin yung iglesia binili ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesus. O, kasi sabi ng apostol, alam ko na pag alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang bababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. So yung, sino yung binabanggit dito mga kapatid na mga bantay? Ang mga elders, no? Ang mga kapatiran. No? Kasi ang pastor ay paalis-alis yan, di ba? So kinakailangan magbantay tayo. Spiritually mature, spiritually talagang masigasig, matikas, ano? Talagang alam ang Biblia at mayroong pagmamahal at paggalang, may pagpapakumbaba. Alam ang Biblia, may pagpapakumbaba at handang bantayan ang kawan, ano mga kapatid? Oh, lilitaw sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis. So, saan daw lilitaw? Kasamahan natin. Bisbirin mo, kapatiran natin, magsasalita ng maling aral. Dapat maganda yung approach. Kasi kapatiran yan eh. Hindi sila, alam mo, hindi sila, tawag dito, hindi sila matitisod dun sa maling aral eh. Matitisod sila sa approach mo. Di ba? Yun naman. Tayo nagbabantay naman, warning naman sa atin ito. Hindi naman sila tisod eh. No? Nandiyan pa rin sila sa church. Mali lang yung aral nila. Kailangan lang ipapaliwanag sa kanila kung saan sila nagkamali na pagkaintindi sa aral. Kailangan maganda yung approach. Yan nangyari. Sa kagustuhan mong bantayan ang kawan, yung kapatid, pinakitaan mo ng pangit na ugali. Imbis na hindi naman natitisod at nandun pa naman sa church, siya ay nagsisisimba, may maling aral lang siya, hindi mo na paliwanagan, gusto mo lang paalisin agad. Eh, imbis na ma-win natin siya, eh, lumayo na tuloy, umalis na tuloy sa church.
Kasi maling approach. Tama dapat yung approach. So, ganyan po mga kapatid. No? Dapat pagiging masigasig sa espiritual, nandiyan ang pagpapakumbaba, pagmamahal, malasakit, at ang number one na goal ay ma-win ang kapatid na ito kahit na mali ang kanyang daladalang aral. Kailangan paliwanagan. Kaya kailangan na ikaw, nang nagbabantay, alam mo dapat ang salita ng Panginoong Diyos. Ang problema, minsan, eh mas marami pang alam sa iyo yun. Oh, kaya ang gagawin mo na lang, eh, bad character, bad attitude na lang ipapakita mo sa kanya. Nang iniisip mo kasi, ako tama, siya ang mali. Hindi mo naman maipaliwanag. Kailangan alamin mo, kasalanan mo yun eh. Kailangan alamin mo yung katotohanan, yung tuloy. Mas alam niya. Oh, mas alam niyang mali. Mas alam niya yung mali. Kaysa sa tama. O hindi mo maayos. Eh, hindi dapat ganun mga kapatid. No? Dapat nandun pa rin yung karakter. Sabi dito, upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So yan yung babala mga kapatid ko. No? So sa akin, natutunan ko dito, maging handa tayo. Sabi dito sa Pedro, maging handa na may pagpapakumbaba, pagmamahal, pagpapahinuhod sa pagdepensa o sa pagsagot sa mga katanungan na may pag-asa na nagmumula sa atin. So, ganun lang sinasabi doon. Kaya tayo mga kapatid, tayo mga mananampalataya, sa mga elders, sa mga diakono, sa mga kapatiran, ano, palagi tayong maging mahanda, maging masigasig, basahin natin lagi ang banal na kasulatan. Kung bakit maaari makabisado natin yung umpong fundamental beliefs na sa ganoon, alam natin kung ano yung parating na pandarayang doktrina. Yan, no? So, salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. At patuloy tayong patubayan ng ating Panginoon. Nawa ay naintindihan natin yung ating devotional at tayo ay mga naging disipulo ng ating Panginoon sa umaga na ito. So, patuloy nating isama sa panalangin ng mga kapatid natin na nangangailangan ng mga prayer requests sa pinansyal na kalagayan. Ngayon din po si Sister Melden na ngayon ay emergency CS. Si Melden, Sister Melden Sarmiento na manganak po siya o nakapanganak na, nawa ay maging maayos ang kanyang kalagayan kasama ng kanyang baby. So salamat po mga kapatid sa inyong pong pagsubaybay. Makapakinig tayo ng awit, papuri sa ating Panginoon. Papangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin. Salamat po mga kapatid sa inyong pong pagsubaybay. God bless po. Tayo po isang-isang magdalangin. Ang banal po yari yan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na kami pinalalahanan ninyo na maging matatag sa aming mga sarili, na bantayan namin ang aming mga sarili, kung saan palagi dapat kaming alam namin ang mga katotohanan. Palagi dapat na kami mamuhay po sa mumunod po ninyo. Pagkat kung wala kayo sa amin, darating ang mga mababakis, mga kalaban, at kami aatakihin. Kaya alam namin na sa tulong po ninyo, Ama, kami ay magiging matatag. Kaya patuloy kami dumidikit, lumalapit at kumakapit po sa inyo. At para kami maging matatag sa pagsubok na darating sa amin po. Isama po kami ng Holy Spirit na huwag kami matangay ng tukso. Marating sa aming buhay, ganyan din ang mga iba pang mga pagsubok na dumarating na kung saan kami maaaring matisod sa aming pananampalataya. Salamat po sa bawat umaga ng mga lesson. Kami tunay na nare-remind, nare-revive at nabibless sa bawat umaga. Nais namin isama sa panalangin sa umaga na ito si Sister Melvin Sarmiento. Siya po ay nagkaroon ng emergency cesarean sa kanyang panganak. Naway patuloy na silang dalawa na kanilang baby ay mabilis na lumakas at makalabas po kawin ng kanilang bahay na pagpatuloy sa kanila. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang po ni Sister Nimpa Rivera na si RK, at makaharap siya ng trabaho at matanggap siya sa kanyang ina-applyan. O makatulong financially sa kanyang mama na may sakit. Hindi sinasama sa panalangin ang family ni Sister Gemma Velasquez, at ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, mga apo, kanyang mga kaibigan, bahay, na patuloy na ingatan ng kanyang kalusugan, ang kanilang pamumuhay. At ganyan din ang kanyang panalangin na makakarap sila ng mahusay na attorney na makatutulong sa kanila para maayos nila ang problema sa kanilang lugar. Manais namin ilapit ito sa inyo na kayo po ang manguna sa kanilang pamilya. Alam niyo po kung anong mas nakabubuti para sa kanila at sa
Naway ang inyong kalooban ang masunod at ang hindi hasa. Kami din pong sinasama sa panalangin, mga kapatiran na nakikilig ngayon, na naway patuloy niyo kami bigyan ng malusog ng pangatawan, di lamang pang physical, hindi naman pang spiritual. At samahan ng aming mga paghahanap buhay, aming mga trabaho, aming mga pinasyala pa, kailangan ay maging sapat po para sa aming mga pangailangan. At aming hanap po ay inyong palain, ang kami rin naman ay maging pagpapala po sa iba. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na may mga karamdaman at papatuloy pa rin ang papagaling. Naway patuloy kami hipuin ang papagaling. Sama namin sa panalangin si Alan Eugenio, na siya na-opera sa gallbladder. Patuloy na siyang hipuin ang inyong pagpapagaling. May din si Joshua La Rosa na siya ng dengue. Kaya din si pamangkin si Sister Nipa Rivera. At gayon din yung pamilya ni Sister Rose Chris Encarnada, may mga sakit. Kasama na rin si ating Sibilia Arilia Bobon. Gayon din si Brother Renato Santos, Romnick Arilia Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, si Precious Kabasog, si Princess Jorquina, si RFC, Sister Nena na naway gumaling na sa kanyang karamdaman, makalakat na. Gayon si Tia Aning, si Tia Aurora, kanilang mga recovery. At kaya si Sister Corazon Mina at si Sister Sally Sanchez. Ang lahat po ng mga pangalan nito kasama na iba pang mga pangalan na hindi namin nabanggit na nasa banig pa rin ng karamdaman at ang iba ay patuloy na nagpapalakas. Nawa ay patuloy na igawad sa amin ang kalakasan sa bawat araw at lubos at pagalingan na nagmumula po sa inyo. Salamat po kami at kami ay palagi niyong tinitinig sa aming panalangin. Hindi naman ang may mga karamdaman pang espiritual na isti namin sila isama sa panalangin na aming mga kaibigan, kapatid, kakilala, na dating nagtapat at nagtiwala sa inyo na natangay po sila ng pagsubok na dumating sa kanilang may kain sila patuloy, pabalik sa tamang daan, tamang landas. Makasama namin ulit sa pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo at sa paghahanda sa nalalapit na inyong pagkating. Ito po yung papasalamat sa walang sawa niyong pagtilig sa aming mga panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. At dalangin sa pangalan ni Jesus namin, tagapagligtas. Amen. Amen.